pantay. Para sa akin itong round 2, tayo pa rin to eh, para sa akin dito. Kumbaga kung sino yung bumabanat, tingin mo siya yung lamang eh. Pag bumanat si Mot, ramdam mo na lamang si Mot. Tapos pag si Sorgenio naman yung bumanat, ramdam mo na si Sorgenio yung lamang. Kumbaga yung confidence nilang dalawa, hindi naapektuhan ng performance ng isa't isa eh. Welcome back to Break It Down. Papanoorin nating laban ngayong araw na to ay nangyari nung Isa Buhay Finals 2017. Isa to sa mga paborito kong battles na napanood ng live. Ito yung laban ni Mot tsaka ni Sorgenio. Bago tayo magsimula, nais kong magpasalamat nga pala sa nag-sponsor sa akin ng vape, yung Lollipuffs. Shoutouts. Solid. Okay, simulan na natin to. Nanalo ng coin to si Mot. Pinili niya mauna Sorgenio. Tig 3 minuto dapat. Ito ang hurado natin. Pahinga natin. Isa Buhay 2017 Finals. Unang banat. Check, check. Rinig ba rin, Nick? Rinig! Yeah! Ikaw daw ang Rookie of the Year. Tama. Bagong sibol na bata. Binigyan ka niya ng shot kaya humanda kang magkatama. Pero di ako magpapakafulayang. Magiging wangod lang sa'yo. Di naman ako ng banat ng bata eh. Kaya mambabatok lang ako. Rinig! Yeah! Okay, yung opener ni Sorgenio, represent agad kung taga San siya, taga Norte. So dito, ginamit agad niya ng reference si Falayang, yung katulad ng sa isang laban na nireview natin dati, yung mixed martial artist na taga Baguio. Di daw siya magpapaka Falayang, papaka-wangod lang daw siya kasi mambabatok lang daw siya ng bata. Si wangod kasi yung tinatawag na mambabatok o yung tattoo artist na traditional na kumbaga yung paraan niya ng pagtatato yung pinupukpok. So si Wangod sa Norte din yon, Kalinga, tapos Falayang, Baguio, tapos yung double meaning ng batok na tato, mambabatok, tsaka yung batok na babatukan niya daw yung bata o si Mot. Sa wakas! Magaganap na rin ngayon ang inaabangan ninyo na duelo sa pagitan ng nagbinatang Novita laban sa nagbinatang Sorgenio. Ngayon ako ang siyang bubuli, si Mot sa tiyanto de derecho, kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na ba yung pambato ng Cavite? Gusto ko yung gamit niya dun sa word na bubuli. Siguro sa buong flip top wala pa nakagamit nun. First time ko rin narinig yun sa rap battle. Yung bubuli kasi, yung unang gamit niya, siya daw yung bubuli. O yung mambubuli, yung B-U-L-L-Y. Tapos yung second meaning, yung pangalawang ulit na niya na bubuli. Yung bubuli na malaking butike. Na yung makintab yung balat. Mas maliit siya sa bayawak pero mas malaki siya sa butike. Nakikita siya kadalasan sa garden. Nakikita mo yun sa mga damuhan. Tapos yun, kakain ng insekto kasi reference kay Mot o insekto na moth. Solid yun. Si Mot sa tiyanto de derecho, kasi nga ako ang siyang bubuli na kumakain ng insekto. Ito na ba yung pambato ng Cavite? Eh bakit mukhang Korean yan? Hindi mo naman kamukha si Chito ah. Kamukha mo si William Hang. Aba teka, teka, teka. Mukhang taga Cavite nga ito. Kasi yung gupit niya pambalakid, yung mukha pang rapido. Pero sikat na daw tong si Thomas sa pagbabaliktad niya ng letra.
So ikaw pa lang nagpauso niyang Lodi Pit maluwatwer pa. Lodi. Pero wala akong pake kasi para akong bote ng Hinebra. Baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman magbaliktara. Ito yung isa sa ni-reference yata dun sa nung nagkampi na si Mot tsaka si Surgenyo nung kalaban nila si Lip Cram tsaka si Jonas, yung baliktarin yung bote para mga ibabaw yung demonyong to sa gera o yung Hinebra, yung Hinebra San Miguel, kasi si Saint Michael nga yung depicted doon na nasa ilalim si Satanas. So pag binaliktad mo, mangyayari, nasa ibabaw na si Satanas. Akong pake kasi para akong bote ng Hinebra, baliktarin mo ng mga ibabaw tong demonyong to sa gera. Madali lang naman magbaliktaran. Ba't kayo nabibilib sa kanya? Etong idol yung anlakas, gusto nyo iwanan kong sakal na? So anong sasabihin mo? Na ang utak mo ay broad? Kahit di ka nakapasa ng board? Ano mang gamitin mo na words? Sa batin na gagawa mong sword? Ulol! Ha? Pagsisisihan mo, nakalaban mo pa ako. Yung mga wordplay mo, magiging basic. Oo, nakatapat mo pa ako. Kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang... Nakatapat mo pa ako. Tsaka nakatapat mo pa ako. Tonight, I'm gonna nail it. Tapos dito, sa mga bara before nun, pinakita niya kay Mot na kaya niya rin gawin yung style niya, yung baliktaran. Yung board, tsaka yung broad. Tapos yung words tsaka sword, hindi naman ambigram, kundi ano, hindi naman siya, ambigram tuloy, hindi siya palindrome, kundi anagram. Yung dalawa kasi yung ginagawa ni Mot, either baliktarin niya, yun yung palindrome, o yung anagram na gagamitin niya yung letters, is a jumble niya, nabubuo ng ibang salita. Kalaban mo pa ako, yung mga wordplay mo, magiging basic. Oo, nakatapat mo pa ako kasi nga tonight, I'm gonna nail it. Malalaslas lang ang karit ng leg nitong nagpapanggap mahusay. Pulang dugo mo ang patunay, pano kong maglabas ng kulay. Balibalik na rin yung manay hukay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga binilang sa nakarit kaya narekta sa libingan. Ganun ba yun? Ayun, anagram na naman. Binilang sa nakaret kaya narekta sa libingan. Ang ganda pa nung ano niya. Kumbaga, adlib niya doon. Ganun ba yun? Baga pinapakita niya na kayang-kaya niya yung style ni Mot. Ay pa rin ang landas niyang titigilan kasi nga binilang sa nakaret kaya narekta sa libingan. Ganun ba yun? Tara ulul. Ha? Ikaw ang bong revilla na itong liga. Kasi Cavitean yung laging bida. Putok na putok ang yung pangalan kahit sa labas pa ng Maynila. Pero dito magalay umalingasaw yung mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako ang LeBron James ng liga. Kasi ninanakawan mo yung mga kababayan mong Pinoy. Siguro reference to sa parang mga paratang kay Mot na may kinopya siyang linya ni Michael Joe na taga Japan. Yun yata yung ABS-CBN na logo na wordplay. O yung mabaho mong amoy kasi ninanakawan mo din pala yung mga kababayan mong Pinoy. Ako ang LeBron James ng liga. Kasi sa Cav, sa Cavite, umalis akong saglit, nakipagsap. Ito pala yung ano, kaya ginamit ni Lip Cram tsaka ni Jonas yung LeBron James dati na wordplay sa kanya. Dahil dito sa, siya yung LeBron James ng liga. Although hindi naman tumatak, parang hindi naman naging nickname ni Surgenyo yun. Dito niya pala sinabi yun. Ayan mong Pinoy! Ako! Ako ang LeBron James ng liga. Kasi sa Cav, sa Cavite, umalis akong saglit.
nakipagsapalaran sa bayan kunsan masarap pagtag-init, nagwagi sa ring ng tatlong ulit dahil sa pinakita kong bagsek. O, ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cav sa panahon ng aking pagbalik. Okay, yung Cav na Cavaliers, nilaro niya sa Cav na Cavite. Sabi niya umalis muna siya sa lugar. Pumunta muna siya sa lugar kung saan masarap pagtag-init. Siguro sinasabi niya sa Baguio. Tapos si LeBron James naman pumunta sa Miami. O, magkaiba yung temperatura nun, pero parehas nga naman masarap doon pagtag-init. Siyempre, Miami. Masarap doon kasi maraming beaches. Tapos sa Baguio naman, siyempre, pagtag-init, doon ka pupunta pag mainit yung panahon. Tapos magbabalik lang yung, magkakampyon lang daw ulit yung Cavs sa pagbabalik niya. So, ngayon ko lang nalaman ni si Sorgenio, Cavite rin pala to, no? Dahil dun sa bara niya na yun, na parang kinumpara niya sa Cavaliers na nakapag-champion lang ulit yung Cavaliers nung bumalik si LeBron. Tapos dito naman, sinasabi niya, makapag-champion lang ulit yung Cavite pag bumalik siya ng Cavite. Kaya pala LeBron James yung ginamit niyang reference. Pag-isa ring ng tatlong ulit dahil sa pinakita kong bagsek. O, ngayon alam mo nang magkakampyon lang ang Cavs sa panahon ng aking pagbalik. Kaya Thomas, next season, alam mo na yung susunod mong action. Kumampi ka na lang sa King, baka may chance ka pa mag-champion. Pero sa ngayon, Tom, ako na muna. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at Leon ang magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. San Beda Lions reference. Tom, ako na muna. Kasi ikaw ay pusi pa sa letra at Leon ang magkakampyon ngayong taon na parang college ng San Beda. Kaya round mo na. Oh, mukhang may iniintay ka pa sa akin. Wala akong props na foods ngayon, tanga, naiwan ko sa amin. At saka magdala ng props na foods, ba't ko pa nga ba aabalahin kung ikaw na mismo itong gagamitin ko sa ipapakita kong pagkain? Nun, props ko na foods, bakit ko nga pa ba aabalahin kung ikaw yung gagamitin ko sa ipapakita akong pagkain? Kasi madalas si Sorgenio sa ibang battles niya, dadala siya ng props na pagkain. Dati yata chichirya yung dala niya. Tapos na wordplay niya yun sa ipapakitang pagkain o sa ipapakita niya na props na pagkain. Tsaka yung ipapakitang pagkain o yung ipapakita niyong paglamon kay Mot. So, dalawang meaning ng pagkain. Okay. Tapos yung sinabi pa niya, kaya pusi si Mot tas Leon, siguro reference din sa Baguio. Okay. Tingnan natin kung tapos na yun. Okay, yun yung round 1 ni Sorgenio. Solid na round 1 yun. Yung napanood ko ito ng live, sobrang nalakasan talaga ako sa round 1 ni Sorgenio. Parang nasurpass niya yung expectations ko para sa kanya dito sa finals. Siksik yung round 1 niya. May mga patawa. Solid yung opener. Solid din yung ender. May mga wordplay. Pinakita niya na kaya niyang gawin yung estilo ni Mot. Tapos yung delivery niya, malinaw, malinis. Okay, tignan natin gagawin ni Mot dito sa round 1. Tangina nito, nag-wordplay. Gustong agawin yung titulo. Nagsigawan sila, bakit ginamit mo yung estilo ko? Ginamit yung estilo ko, parang gumaya lang ng thesis to. Oo, magaling ako magbaliktad at alam yun ang misis mo. Okay, malupit na 4 bars yun. Yung unang dalawa, freestyle na pagpuna dun sa paggamit ni Sorgenio nung baliktaran na stilo ni Mot.
Tapos yung sumunod doon, in-expound pa niya, sinabi pa niya na, oh, magaling ako sa baliktaran, alam yun ng misis mo. So, 4 bars, solid na, na rebuttal yun. Ganyan mag-rebat, ubod ng magsik, yung banda mas masakit, hindi ko lang dinaan sa bali-baliktad, tinagtad ko pa ng balik! Expound pa niya yun, extend pa niya yung rebuttals niya na yun. Sinabi niya, hindi lang niya dinaan sa bali-baliktad, tinagtad pa niya ng balik. So, sinabi niya na hindi lang baliktaran yung kaya niyang gawin, pati yung rebuttals, sunod-sunod, tinagtad ng balik. So, nandun yung balik sa baliktaran, tsaka yung balik na word sa pagre-rebut. Solid na opener to para kay Mott. San pareho tayong di inaasahang makapasok sa pakikipagbuno sa entablado, parehong nagpanhik panaog ang pinagkaiba lang. May katwiran kang masaya ka na sa iyong inabot, habang ako yung mas nagutom lang lalo sa sinakripisyong pagod, kaya wala akong balak magpatalo. Ba't ako manginilabot dyan? Kesyo malamig daw doon sa kanilang baryo, sanay daw na wala tong fan, aba mahangin nga tong taga Baguio. Pwes di na bago kung sa naabot yan, kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, carrot man. Di ko alam kung yung original line ng sanay na wala tong fan galing kay Sorgenio na kinote niya lang, o yung walang fan na walang tagahanga, tsaka walang fan na walang electric fan, kasi nga taga Baguio si Sorgenio, kumbaga malamig na doon, din na kailangan ng electric fan. Ang ganda ng punchline ni Mott dito na saglit ka lang tatatak sa tao, carrot man. Si carrot man, naalala ko yun, nag-viral dati yun na taga Baguio. Parang, ano yata yun eh, vendor ng gulay na parang naging crush ng mga babae. Parang nag-viral siya. Tapos carrot man yung pangalan niya. So, parang tinawag siyang carrot man ni Mott dito dahil taga Baguio siya. Tapos yung isa pang point ng comparison is because ano, sandali lang siya tatatak, kumbaga sandali lang, kumbaga after mag-viral ni Carrotman, no, nawala na siya agad. Okay din yung rhyme scheme, wala tong fan, aabot yan, Carrotman. Pwes di na bago kung sa naabot yan, kasi saglit ka lang din tatatak sa mga tao, carrot man. Kaya huwag ka masyado mapresko, dapat sincere ka. Kaso ang gusto, barumbado yung dating niya. Kala mo naman astig ka porque bordado ng tinta, naglagay ka pa ng tirhir, gago, nagmukha kang chichirya. Tear here, o yung teardrop na tattoo ni Sorgenio sa mukha niya, sa may pisngi niya. Tapos nilaro niya sa tear here na yung sa chicheria, yung instructions kung saan mo pipilasin. Okay. Astig ka porque bordado ng tinta, naglagay ka pa ng tear here, gago, nagmukha kang chicheria. Napaka-trendy, kung anong in, sabay sa flow. Napaka-galawang breezy, at kala mo laging pulilog, kasi mayat-maya ako mag-live sa FB. Dinaig panunta yung TV show, napaka-papogi, halata mong tirador ng chicks dun sa people you may know. Kasi ang imahe mo wala sa ayos, para kang page numbers baby, o mas malala pa yata halos, kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Tinawag pang henyo yung sarili, mukhang nahihi. Yung facial reaction ni Sorgenio dun, corny. Yung bars baby yata, yun yata yung gumagamit ng mga picture ng mga battle rappers. Tapos, love quotes yung caption o yung nakasama na quotes na walang kinalaman dun sa battle rapper. Walang pinagkaiba dun sa poster account ko sa Twitter na
post ng post ng mga hugot na baduy na lines na yung iba naman paniwalang paniwala na ako nagsabi nun. So parang ganun din yung Bars Baby na page dati. Okay. Kasi mas irrelevant ka pa dun sa litrato ng mga MC na nilalagyan ng lab coats. Tinawag pang henyo yung sarili, mukhang nahihibang tong umag. Di ba dala lang naman ng bisyo yung lumilikot mong utak? Kaya yung proseso mo sa pagsulat sa larong piko maitutulad, kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Galing, piko. Kailangan mo muna ng bato para lamang makausad. Sa English, di ko sure kung yun yung hopscotch kung parehas yun sa piko. Pero larong ano yata yun eh, pambabae na laro, yung may bato tapos hahagis mo, susulatan mo yung sahig o yung kalsada gamit yung ano, pambata na laro. Yun, kailangan mo ng bato para makausad, para siguro makatalon ka dun sa mga square na ginawa mo sa sahig o sa lupa. Tapos yung bato na drugs, kumbaga, hindi kayang umusad ni Sir Henyo ng walang tulong ng drugs. Yun yung second meaning ng gusto niya sabihin, kaya niya ginamit yung piko. Maliban dun, gustong-gusto ko yung shot nun habang sinasabi niya yun. Itong mga huling 8 bars na sinabi ni Mot kay Sir Henyo, kasi kitang-kita mo yung facial expression ni Sir Henyo. Kung paano, kanina nun, nabaduyan siya doon sa Bars Baby. Parang pinapakihalata sa mukha ni Sir Henyo na nakikinig talaga siya. Nakakatawa yung itsura ng mukha niya habang nakikinig eh. Kaya yung proseso mo sa pagsulat sa larong piko maitutulad, kasi kailangan mo pa ng bato para lamang makausad. Oo, adik, talino mo hindi likas, sa droga lamang kumakapit. Kaya anong Sir Henyo, baka surplus, kasi sobra ka lang naman sa gamit. Henyo, surplus, sobra sa gamit. May mga surplus na nabibili mo na office supplies, tsaka yung mga furniture na halimbawa sa mga sobrang gamit sa opisina na hindi na, wala nang gumagamit, binibenta yun sa surplus sa mas murang halaga. So nilaro niya yung surplus. Parang gumayon siya, parang natalsikan siya ng laway ni Mot dun eh. Droga lamang kumakapit, kaya anong Sir Henyo, baka surplus, kasi sobra ka lang naman sa gamit. Pero kahit gano'n ka pa pinagaling ng napili mong paraan, para sa akin nagsayang ka lang ng panahon sa batakan. Kasi biruin mo, nagawa mo pang gumamit para lang maisip yung mga banatang. Buti pa yung titi nung silil dyan, maikli lang pero malaman. Diri ka, para makaisip lang ng bara sa burat, tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung classic talaga yung mukha ni Sir Henyo dito. Parang yung itsura ng mukha niya, wala talagang bilib sa sinasabi ni Mot eh. Tinong silil dyan, maikli lang pero malaman. Puta ka, diri ka, para makaisip lang ng bara sa burat, tumitig ka. Ang tigas daw kasi nung setup. Kala mo double meaning na ulol, pinamukha mo lang na interesado ka sa titi niya. Kaya nga nagtataka na rin pati si Sir Arik sa pinapakita mong bilib. Kasi pag nagtititibal si Lil dyan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Si Lil dyan, siya yung pauso kasi ng titi bars o yung mga bars na yun lagi yung ginagamit niyang konsepto. So dito sinasabi niya na si Sir Henyo lang daw yung natutuwa pag ginagawa ni Lil Jan yun. Yung pagtapik kasi sa dibdib sa flip top o ni Enigma, parang paraan yun para pakita mo sa MC na nalakasan ka dun sa bara niya pag gumagamit si Enigma. Kasi pag nagtititibal si Lil Jan, ikaw lang daw yung bukod tanging tumatapik sa dibdib. Eto na ba ang manok nyo? Mahilig din sa hack? Wes wala tong tsansa.
itlog lang yung porsyento habang wala akong pake sa meron o sa wala, basta ako yung hindi nakukontento. Kaya mali kayo sa pagpili ng manok kung si Surambet nyo, kasi kung maladerbi nga tong duelo, tandaan nyo na hindi pwedeng panabong tong hen nyo. Manok, ito yung manok, hindi pwedeng panabong tong hen o yung babaeng manok. Siyempre, hindi naman pansabong yun yung lalaki. Hen nyo. Nalaro niya dun sa hen nyo. Hindi pwedeng panabong tong hen nyo. O dun hango sa pangalan ni Sir Hen nyo. Tapos, okay, lakas din ng opener tsaka yung ender ni Mot dito. Siyempre, may advantage siya ng rebuttals. At, siyempre, sa kanya yung crowd dito, automatic. Siya yung crowd favorite dito sa laban na to. Si Sir Hen nyo yung underdog. So, tingin ko parehas malakas yung round 1 nila hanggang ngayon, kahit pinanood ko na ngayon dito na sa YouTube. Kasi dun sa live, tingin ko, kumbaga, tabla sila dahil, kumbaga, mas malakas yung naging opener ni Mot dahil dun sa rebuttals niya. 6 bars yata yun na na-extend pa niya. Tapos, si Sir Henyo naman, mas direkta yung mga suntok dito. Kumbaga, every 2 bars, may suntok. Ganda rin yung mga konseptong ginamit niya. Si Mot naman, 4 bar setups. Kumbaga, mas matagal dumating yung suntok niya. May 2 setup muna na rhyme bago dumating sa 4th bar na pinakasuntok. So, parang tingin ko tabla to dahil... dahil doon, kumbaga iba yung nilamang ni Mot, iba rin yung nilamang ni Sir Henyo para sa akin dito. Parehas malakas yung sulat nila, parehas malakas yung performance, yung delivery, malinis. Siguro rebuttals yung lamang ni Mot dito, syempre. Tapos si Sir Henyo naman, yung pagiging direkta ng suntok niya. So, dito pagkapanood ko ngayon, tabla, itatabla ko tong round 1. So, tingnan natin mangyari sa round 2. Ginagaya ko daw yung estilo niyang baliktaran. Putang inang to, pumapalag pa rin. Hindi ko ginagaya yan, pare. Pinapakita ko lang na madali at yan ay kaya kong gawin. Kapag bumanak, tutok-tutok mukha pa. Akala mo kung sino siyang halang? Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula ng aking... Okay, na opener ni Sir Henyo dito, rebuttal agad. Nirebut niya yung pinakamalakas ni... na... or yung highlights ng rebuttal ni Mot sa round 1 tungkol sa paggamit niya ng estilo niya. So sinabi niya na, "Di kita ginagaya, pinapakita ko lang na madali gawin yung ginagawa mo." So doon parang sa mga nanonood, pati sa mga judges, parang nakondisyon na niya yung utak na, oh, di natin pwedeng ipatalo si Sir Henyo sa round 1 kasi na-cancel out niya yung sinabi ni Mot niya na yun. Kumbaga, na-neutralize niya yung rebuttal na yun, yung rebuttal niya tungkol doon. Tsaka two-liner lang yun. Tapos sinigundahan niya ng tutok muka. Pag ano, parang angas daw mag-rap, tutok mukha pero takot kay Badang. So gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa Fliptop, ikaw lang ang natakot kay Badang. Then, pansin nyo ba laging sabo na mga referensya na ito? Champion, Breeze, Speed. Umamin kang ang hinayupa ka. Rapper ka ba o labandero? Ganyan ka ba manabo ng iyong kalaban? Isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta, meron na akong taong huhukayan. Ha? Doon sa laban nila ni Apex, puro bareta. Double meaning doon sa bareta na tawag dito. Bar ng sabon tsaka yung bareta na bareta di cabra, yung bakal. Meron ng huhukayan. Galing. Binanggit niya yung pag-reference ni Mot dito ng mga brand ng sabon. Manabon ng iyong kalaban, isang malaking kabulaanan pag ako gumamit ng bareta,
Meron na akong tao, huhukayan! Ha? Doon sa... Kabulaanan pa. Yung bula. Laban nila ni Apex, puro peke kanyang sinabi. Alay daw ni Luni yung kantang biyahe kasi kay Apex nagpapamasahe. Ngayon sabihin mo sa akin paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Marlon pinabiyahe. Ha? Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasok. Ha? Oo, wala akong kantang biyahe. Ang title nun, Abante. So yun, nasilip ni Sorgenyo yung kumbaga pagkasablay ng reference ni Mot doon kay Apex. Sa akin, paano kami maniniwala pare kung wala naman talagang kanta si Marlon pinabiyahe? Ha? Pinagbintangan mo pa si Apex na nagpapasulat siya sa laban. Matagal na yung may pinatunayan. Ikaw wala kang katibayan. Hinalintulad pa sa breeze para talagang paniwalaan. Tama lang na ginamit mo'y sabon kasi yung storya mo, bulaan! Ha? Lakas. Tama lang na ginamit mo sabon kasi yung storya mo, bulaan. So, tuloy pa rin dun sa mga sabon sa pagpansin niya dun sa sabon bars ni Mot. Tapos kanina kabulaanan, ngayon ito naman mga storya mo, bulaan. Nalaro niya dun sa bula. Bulaan o peke o barbero. Bulaang propeta. So, bulaan tsaka yung bula na bubbles. Okay. Lakas nun. Tangina nito. Yan! Yan si Thomas. Mahusay. Mahusay magtahi ng kwento. Yung mga sinasabi niya, di tunay. Parang pangako lang nung ex ko. At saka walang anak si Apex. Ano ba sinasabi niya ito? Nakakatawang ako tong henyo, siya tong mahilig mag-imbento. Sabihin na natin may anak si Apex. Kunyari may anak si Apex. Kala ko ba malinis ka magtrabaho? Ba't iba yata yung nangyari? Para mapatay mo yung kalaban mo, meron pang batang napasali. Okay lang namang manita sa buhay. Yan ay kung ehemplo kang lalaki. Kaso nung labang ko nun kay Fukuda, iba yung kasama mong babae. Usapan, walang damay ng asawa, di ba? Pare, sinusunod ko yan. Di ba naman dinama yung asawa mo, ha? Yung kabit mo lang. Naalala kayo, napaka-witty ng linya na yun. So, di naman niya dinama yung asawa niya, yung kabit. Oo nga naman, yung kabit niya lang yung minention niya. Grabe, galing nun. Napaka-wise na atake ni Sorgenyo. Pare, sinusunod ko yan. Di ba naman dinama yung asawa mo, ha? Yung kabit mo lang. Yung pangina, iling-iling pa, oh. Paring Apex, tama ka nga. Mukha nga tong mangmangan. Ganyan ang itsura ng anak ko pag may kasalanan. Pero bago tayo magpatuloy, pwede bang magtapat ka muna? Ano bang nangyari dyan sa yung noong parang may peklat ng bakuna? Kaya pala di ka nakakalimot ng angels kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar... Lakas nun, double meaning. Di ka nakakalimot ng angels kasi nasa ulo mo yung butas. Hindi nakakalimot, tsaka nasa ulo o na-memorize. Kumbaga binabanggit niya yung peklat ni Mot dito, yun yata yung parang sinabihan siya ni Apex na parang binaril daw ng pellet gun gamit, ano yun? Pellet gun gamit bearing ng electric fan. Kasi may peklat si Mot dito sa noo. So sinabi niya, ano yun? Nasa ulo mo yung butas kaya hindi ka nakakalimot ng angles. So nasa ulo mo yung butas, yung angles kasi butas yun sa kalaban. Kumbaga angulo, kung ano yung butas na masilip mo sa kalaban mo, yun yung angulo. Galing yung linya. Kumbaga hindi ko nga na-catch to nung live. Kala ko inulit niya lang yung nasa ulo mo yung butas, tsaka yung dickhead. Nasa ulo yung dickhead o yung kupal ka, umatake o asshole ka. Siyempre, dickhead, nasa ulo din yung butas. So yun, nasa ulo yung butas. Kumbaga na-memorize yung mga angles. O yung butas na pwede mo silipin sa kalaban mo. Lakas nun.
nakakalimot ng angels kasi nasa ulo mo yung butas. Kaya pala dickhead ka sa battle kasi nasa ulo mo yung butas. Inaasar niya pa si Onax na baduy daw yung pormahan. Eh ikaw nga itong mas baduy kung bihisang pag-uusapan kasi nung laban yun ni Fangs, yung forma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakatakin, nakapang-hiking kang sapatos. Sakto. Yun pa yung suot niya na sapatos ngayon. Yun yung favorite na sapatos ni Mot dati, yung parang pang-hiking na yun yata yung tinawag ni Batas na moccasin. Pero para siyang yung Timberland daw moccasin. Para siyang pang-hiking talaga eh. Hindi ko alam kung anong tatak nito eh. Parang medyo brown na gamusa na yung ilalim talagang makapal yung soles. Kumbaga pang heavy duty na sapatos, pang bundok talaga. So dito tinatarantado niya yung forma ni Mot. Maganda rin yung laban na to dahil parehas well-rounded, parehas may bars, parehas may performance, parehas malinaw yung boses, tas parehas may comedy. Itong dalawang to, parehas nagre-rebat. Yung forma mo wala sa ayos bukod sa yung t-shirt mo nakatakin, nakapang-hiking kang sapatos. Kaya kung baduy si Onax, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico, yan. Yung pambaba mo, Kuya Kim. Oh, ano? Ano? Magliribat ka? Galing. Pantaas, Rico, yan. O clean cut. Tapos yung pambaba, Kuya Kim. Kasi parang laging naka pang safari yung outfit ni Kuya Kim lagi. Ganda rin yung rhyme ng baduy ka rin, Kuya Kim. Naka-multi pa rin. Tapos swak, hindi pilit. Swak yung ano, patawa. Swak yung imahe. Nax, tangina mo, baduy ka din. Yung pantaas mo, Rico, yan. Yung pangbaba mo, Kuya Kim. Oh, ano? Ano? Magliribat ka? Nawala yan sa forma? At usapan dito ay galing? Pwes ang punto ko bago ka manlait, matuto ka muna magsalamin! Oh. Ha? Ngayong gabi, ikay si Rukawa. Kasi lahat ng fans sa'yo. Pero ako ang henyong sa kuragin, bida sa palabas na to. At kung usapan lang ay achievements, tangina mo mas lamang pa rin ako sa'yo. Kasi A to Z lang yung tinapos mo, ako tinapos ko yung law. Oh, lakas na naman ng close-up ni Sir Henyo dun. A to Z lang ang tinapos mo, tinapos ko yung law. So, sa aming mga judge nun, tumatak din yun na parang, oh, solid na round 2 na naman ni Sir Henyo. Kumbaga, mula umpisa hanggang dulo, tad-tad niya ng mga punchlines na malulupit, tsaka maganda yung pagkasulat, hindi pilit, ganda pa ng delivery. Ibig sabihin niya doon, ang tinalo lang ni Mot, si Apex. Si Apex kasi may t-shirt na A to Z. So, yung dalawang meaning ng tinapos, tinapos niya yung A to Z, kinumpara niya na alpabeto lang yun. Tapos yung tinalo naman ni Mot, ay ni Sir Henyo, si Batas. So, tinapos niya law. Kumbaga, inihiling tulad niya yung pagtalo niya kay Batas sa pagtatapos ng kurso ng law. Kasi syempre, law, Batas. So, ang galing nun. Ang galing nung closer niya dito sa round 2. Parang mas lumakas pa to kaysa sa round 1 niya. Malakas yung round 1 niya, pero parang tingin ko na tapatan pa niya dito sa round 2. Dahil syempre, kasama na yung rebuttals dito. So, tingnan natin kung ano gagawin ni Mot dito sa round 2. Nanggagaya na naman! Sinabi na nga ni Apex, inulit mo rin bro, yan ay malabong gawin ko. Pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Lakas na rebuttal nun. Malamang pre-med yun dahil sobrang detalyado ng bara, hindi lang naka-multi, may internals pa. Hinala, makapaniwala, sobrang galing mo. Yung hinala, tsaka makapaniwala yung internals. Ang lakas ng rebuttal na yun. Abong gawin ko, pero sa bagay, ganyan talaga maghinala yung mga taong di makapaniwala kapag sobrang galing mo. Oo, marami ng sabon, pero di ako maglalaba. May baliktaran ding dala.
kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Isa pa yun, isang malakas na rebuttal. Ang galing, may ano rin, may irony yung rebuttal niya. Binalik niya yung pagpuna dun sa sabon niya. Tapos, yung mga sabon na, ito daw may sabon na bars yung magdudulot sa record ni Sorgenio na mantsa. Na dapat syempre yung sabon, tagatanggal ng mantsa yun. Pero, ibig sabihin niya, siguro dito, undefeated sila pareho yata dito. So, yun ang gusto niya sabihin na mamantsahan niya yung record ni Sorgenio. Galing. Malakas, malakas talaga si Mot. Isa yun sa, ano niya, sa strengths niya, yung rebuttals niya, mapa on the spot o pre-med, solid lagi. May baliktaran ding dala kasi itong tinuturing mong sabon sa standing mo ang magdudulot ng mantsa. Yung baliktaran na naidugtong pa niya dun sa irony, syempre kabaliktaran, imbis na malinis, mamamantsahan. Mga nagdaan ng laban, kapansin-pansin, gumaakto ka, masyado ka yatang nagadala. Yung kalaban, parang sinisindak mo pa. Kasi pagtapos mag-forward setup, lagi mo pang sinusundan ng ha. Kala mo, bigat mo na. Di mo alam, para kang tanga. Ano yon, verse mo na, react mo pa? Isa sa mga mannerisms ni Sorgenio yon, yung ha. Ha, pagkatapos siyang makabanat ng malupit na linya na lagi niya na ipapasok yung filler na yon o yung adlib na yon, yung ha. Kumbaga kung kay Sac Maestro, oh, sa kanya naman, ha. Ha, kaya pala palakpa ka naman dyan. Di ba yan yung sabi mo sa mga tao nung debut battle mo pa lang? Bandang huli, ikaw pa yung talo. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Lakas nun. Pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Tinalakay niya dito yung paghingi ni Sorgenio lagi ng palakpakan sa crowd. Galing. Palakpak, makakalap. Sa kapal na mukha pa dinaan. Kalap tsaka kapal. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan. Talagang napakabarok. Yung mga tao pinipiyet kahit yung bara di patok. Walang pinagkaiba sa pagpapasponsor mo ng damit. Kasi diba, sa'yo pagaling yung alok. Oo, binuraot mo na raw lahat. Iba't ibang local brand design. Pwede ka na nga raw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso, di ba taga ka... Galing, sampayan nyo, literal na clothing line. Kumbaga, clothes line yung sampayan. Tapos, dahil humingi siya ng mga damit lagi sa mga clothing lines, nalaro niya yon, no, yung clothing line tsaka clothes line na yung nakasampay lahat sa mga sampahe nila Sorgenio, puro mga hiningi niyang damot, hiningi niyang damit na mga sinasabi ni Mot na binuraot niya. Ibang local brand design, pwede ka nang araw magtayo ng shop kasi yung sampayan nyo, literal na clothing line. Pero seryoso, di ba taga Cavite ka dati? Oo, kalugar at kapatid. Ngayon malaking sampal na hindi kalihiti mo doon sa bayan mo pinawid. Sa ibang lugar, nagpakasampid, kaya sumatutalat sa mga tuwid. Isa ka sa dahilan kung batang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya ano man nanalo lang sa... Salitang lokal, nakasanayang tawag sa hindi urig. O sa Pilipinas, yung term na local, negative siya, na dapat hindi, dapat proud tayo pag locally made. Pero dito sa Pilipinas, pag meron kang gamit na hindi branded o
foreign na brand. Sabihin, eh, local lang naman yan eh. Kumbaga, nagiging negative yung connotation ng salitang local. Tapos nagamit niya dito kay Surgenio. Galing. Talino talaga sumulat to si Mot. Makatuwid, isa ka sa dahilan kung ba't ang salitang lokal ay nakasanayang tawag sa hindi urig. Kaya naman nanalo lang sa taga Baguio pag ang kalaban si Badang. Kapal na kapag mukbalat, kala mo kung sino ng angat kung rapper na pandak. Samantalang sa Cavite, adik ka lang naman sa madaling salita, under ka lang nung crack. Tangay nito, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yab. Under ka lang ng crack. Baka si crack na yung rapper na hindi ko maintindihan din. Yun yata yung sino ba? Yun yata yung maliit na rapper na may tsura parang mukhang di rin gagawa ng mabuti. So yun yung sinasabi niya dito na taga siguro hindi ko alam na taga Cavite din yun eh. So nilaro niya yung pangalan na crack sa crack na drugs, na under ka ng crack o under influence ka ng crack tsaka yung nasa ilalim ka lang ni crack. Samantalang sa Cavite, addict ka lang naman sa madaling salita, under ka lang nung crack. Ang inan to, yan hirap sa'yo. Inuuna mo yung yabang. Battle mo kay Fuku Daddy na may mupakot binanatan. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Dito sinasabi niya na ganyan na ganyan din daw yung ginawa ng huli niyang tinumba na kalaban o si Apex. Baka ganun din yung ginawang diskarte. Pero baka nakakalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Pero real talk. Kasi parang hindi pa yata sila maglalaban. Kumbaga yung bago nagtapat si Apex siya kasi Mot. Parang nag-name drop na niya si Mot dun sa laban nila ni si Sayad yata yun, yung rookie of the year, get your booty over here, yun yata yun. Kalimutan mong ganyan na ganyan din yung huling tinumba kong kalaban. Pero real talk, agad naman siyang humingi ng paumanhin at palihim ng binulong. Na si price tag talaga ang may gawa nun para daw yung hype dumagundong. Kaya pala nagunat na maraming tenga keso yung improvement umusbong. E paano nga namang di magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni surprise yung dumugtong? Ano? Lakas nun. Na-setup niya na maayos para lumanding ng malinis yung suntok na yun. Paano hindi magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Sur Price yung dumugtong. Galing, si Price tag daw yung tumulong sa kanya. Kumbaga, yun yung akusasyon niya dito kay Surgenio. Yun pala yung payoff nun. Sulat ni Sur Price. Hindi ka surpresa-surpresa. Tapos yung surprise. Sulat ni Sur Price yung dumugtong. O si Price tag. Galing. Lakas. Lakas talaga nitong laban na to. Hindi magiging kasurpres-surpresa kung sa sulat ni Surprise yung dumugtong. Ano? Ano sasabihin mo ngayon? Tatapusin mo laro sa score na 163-203. Yung setup medyo nice pero nahuli ko yung logic. Ako yung tunay na henyo twice. Kasi yung sulat mo parang barcode. Halatangang merong price. Oo, barcode. Ah, kaya pala madalas kang gumagamit ng mga numero sa lines. Tsaka dinadaan mo lang sa mga pabibo mong galaw. Sabi nga ni Pukuda, malaagwayani bayani ka paraw. Pero hindi, para sa akin, mas kuhang-kuha mo yung mga pitek ni Kuya Will pag nasayaw. Pero gusto mo ng numero sa setup? Sige, pagbibigyan kita, tol. Pero sa akin, sapat na yung wordplay. Di na kailangang specify yung score. Kasi pag ako tumambak sa'yo, di mo napipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable. Oo, tambak! Hindi mo na kayang habulin, kampiyonato. Insurmountable o yung ano nga yung lead po sinabing insurmountable na yung lead sa isang laro. Kumbaga malayo na yung lamang.
mahirap nang habulin. Tapos yung sur nandun sa gitna ng word na insurmountable. Bak sa'yo, di mo napipiliting maghabol. Maiipit ka na lang sa salitang insurmountable. Oo, tambak! Hindi mo na kayang habulin, kampyonato'y. Di mo na kayang kunin. Pero sige, bring home the bacon, total. Iuuwi mo yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Lakas din ang ender na yun. Bring home the bacon, total. Total, iuwi mo naman yung sarili mo pagkatapos kitang babuyin. Gamit pa siya ng idiom doon, yung bring home the bacon. Tapos, ang galing, nahanapan niya ng paraan para maging punchline yun. Iuwi yung sarili pagkatapos babuyin. Galing. Pareha solid yung mga ender at openers nila dito. Ulit. Yung kay ano, nagtapos sa law. Dito naman, bring home the bacon. Pares din solid yung openers nila. Pares din solid yung mga quotables nila dito. Yung Sur, Price yung dumugtong. Gusto ko yun kay Mot. Kay Surgenyo naman, yung Bulaan. Pareho. Lahat ng elemento nasa kanila pareho eh. Nagre-rebat. Gaya na sinabi ko, pareho. Comedy. Stage presence. Linis ng performance. Pen game. Pantay. Para sa akin itong round 2, tayo pa rin to eh, para sa akin dito. Kumbaga kung sino yung bumabanat, tingin mo siya yung lamang eh. Pag bumanat si Mot, ramdam mo na lamang si Mot. Tapos pag si Surgenyo naman yung bumanat, ramdam mo na si Surgenyo yung lamang. Kumbaga yung confidence nilang dalawa, hindi naapektuhan ng performance ng isa't isa eh. Pati yung ano, yung performance nila mismo, malinis. Halatang pinaghandaan talaga nila to. So, tignan natin to round 3. Yan ang sinasabi ko pag sa comment ka namumuna. Yang sinasabi mong pagpapasulat ko kay Price Tag, masasagot ko na kasi pagkatapos kong tapusin tong undefeated na to, isusunod ko siya! Tangin na mo. Game! Price Tag, isa ding undefeated sa flip top. So yun, isusunod niya daw si Mot pag nadungisan niya yung record ni Mot na undefeated din. Tangin na mo. Game! Sa round na to, magkakaalaman kung sino sa atin ang madaya. Ipapakita ko sa iyo ang pinagkaiba ng nagaya sa ginaya. Alam nyo bang sinat ko ng tropa ko na member ng artikulo? Doon ko nalaman na magnanakaw to kasi yung sagot niya ang gulo. Sabi niya, di ko ninakaw yung kapamilya line ni MJ. Yan ang pangako ko sa iyo. Di naman ako nanonood ng liga kung saan lumalahok kayo. Kung meron man laban ni Ultimate, e di inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate, yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na... Okay. Ito na yung parang kontrobersiya dun sa ginaya daw ni nalinya ni Mot kay Michael Joe. Yung artikulo kasi pangalan ng grupo ni Michael Joe, yun nila Blacksmith. alam ko, karamihan sa kanila dun, mga rap typers. So, yun talaga yung focus nila sa rap, yung lyricism. Mapapansin mo lahat ng rap typers. Siguro, hindi man nila parang strength yung delivery. Siyempre, kadalasan sa kumbaga written down o type down yung mga lyrics nila. Kumbaga, mas na-concentrate nila yung ano nila dun, brain power nila dun. So, papansin mo sa mga rap typer talagang magagaling mag-wordplay. Detalyado sila sumulat. So, dito, yung sinasabi na linya na ABS-CBN, yun yata yung para akong logo ng kapamilya. Hindi verbatim to. Ito lang yung pagkakaalala ko. Logo ng pamilya kasi sa bawat round, pasok yung linya.
So parang ganun, kasi yung logo ng ABS-CBN parang may tatlong bilog doon, tapos pasok yung linya doon sa tatlong bilog. So yun yung wordplay na yun ni MJ na ginamit din ni Mott, na sinasabi ni Mott, iba naman yung pagka-construct niya. Pero maraming sumita doon kay Mott dahil parang sobrang coincidence na logo ng kapamilya, tapos yung ano rin, yung rhyme din, kapamilya tsaka linya, tapos pareho ng mga elemento, yung tatlong rounds, tapos yung linya pasok. Iba, yung kay Mott medyo iba ng konti, pero yun yung mga elemento. So ito yung sinasabi ni Sorgenio dito, na hindi daw niya pinapanood si Michael Joe, si Ultimate lang. Pero dun sinasabi naman ni Sorgenio, kung si Ultimate lang pinapanood mo, eh yung laban na ginamit ni Michael Joe yun, si Ultimate yung kalaban niya. So yun yung punto ni Sorgenio dito. Kayo, kung meron man laban ni Ultimate, edi inamin mo na bro. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate ay yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na to ng Haring Araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na ba? Yun lang mahirap pag hindi kilala yung ni-reference mo. Yung mga tao parang clueless. Sino sinasabi nito? Ultimate, Michael Joe. Pero syempre sa mga MCs, alam nila yung mga nangyayari sa mga judges. Pero syempre ano to, isa buhay finals, ahon pa, so ang daming tao, karamihan sa kanila walang clue kung ano yung sinasabi ni Sorgenio, pero tingin ko banat niya na to para sa mga judges na yun, silipin yung pagnanakaw ni Mott na yun. Okay. Kasi yung kalaban doon ni Ultimate ay yung ninakawan mo na Joe. Tanginan to, sinita na to ng Haring Araw. Kasi yung kasalanan ng bigat. Kaso mautak to na bata, kasi may handa na siyang ribat, tila na ilagan yung suntok. Kasi yung galawan mo may weather. Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy D pinagbintangan ni Looney, pero hindi umangawa. Tipsy D na naman. Okay, dito mahirap kang ano yung sabi niya? Sinabi niya handa na daw yung rebat niya para kay, kumbaga itong angulo na to ginamit na ni Apex to kay Mott. So dito parang inukat niya ulit o kinutkot niya ulit yung naglangib na sugat ng angulo ni Apex na yon. Sinasabi niya na nakaready na daw yung rebat niya para kay Apex. Kaya nalampasan niya yung tira ni Apex na yon. Tapos hinalintulad niya kay Mayweather. Double meaning yung sinabi niya, defensive na player. Siyempre si Mayweather mahirap tamaan kasi isa sa mga pinaka-elusive na boxers yun. Tsaka yung laro nga niya, defense, kumbaga magaling siyang umiwas. Yun yung naghatid sa kanya nung undefeated record niya. Na mahirap talaga siyang pabagsakin dahil napaka-hirap niyang tamaan. So yung isang meaning nung defensive, yung pagiging defensive sa isang kasalanan na nagawa mo. Kumbaga handa ka kagad pag sinita ka. So yun yung sinabi niya dun sa rebuttal niya. Okay. Awan mo Mayweather. Talagang mahirap puntusan kapag defensive ka na player. Si Tipsy D pinagbintangan ni Looney pero hindi umangawa. Bakit ka nga naman daw sasagot kung di mo naman ginagawa? Habang ito todo din ay nag-i-explain pa tang ina. Dati ginaya niya lang yung linya, ngayon inaangkin niya na. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng tanga. Yung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. At yung balik... Ginawa niya, inagaw. So dito nagbabaliktaran ulit siya. Tapos minamak pa niya yun nga, yung alleged na pagkopya ni Mott ng linya ni Michael Joe. Agawin, inagaw, gawain. Galing nun. Ginawa, inagaw niya lang pala. Linya ng iba, agawin. Yan ang gawain ng tanga. Yung akala natin ginawa niya, ayun, inagaw niya pala. At yung baliktaran mong alila, sobrang talas, fuck shit. Ganyan talaga kapag nanggaling sa taga-Japan na blacksmith. Ha? Ba't ba kasi mo't pangalan mo sa liga? Dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta. Okay, si Blacksmith, kasamahan din ni Michael Joe yun sa Japan.
Teka, hindi ko maalala. Oo nga, parang may linya. Ganon din kasi yung mga trip nun. Si Blacksmith, magaling din na lyricist yun. So, yung Alila, tingin ko nga parang meron din siyang ganon linya. So, yun yata yung ginamit ni Mott na ender niya kay Apex. Ang Alila ay Alila kahit pabalik ta rin. So, sinasabi niya na nanggaling din yun sa Japan. Kumbaga, yung ABS-CBN na linya, dinadagdagan niya yung kasalanan ni Mott dito na galing na naman sa Japan yung ninako mo. Tapos, kinumpara niya sa Yamashita. Sa treasure, sa Yamashita treasure. Ba? Ba't ba kasi Mott pangalan mo sa liga? Dapat Ferdinand na lang. Total yung mga bars mo parang Yamashita. Kasi nanggaling ng Japan. Nagiging mabenta ka lang sa tao kasi yung gamit mo dekwat lang at sinamantala mo ang pagkahilig ng mga Pinoy sa second hand. Ha? Kasi pag may narinig siyang signal line, nire-revise niya kaagad tulad ng konsepto na talunan na ginamit na ni Tipsy D.K. Sayad. At yung 13 na sinabi mo noon kay Plasma Auction, kaso nire-revise mo lang yung line ni Kay Jack dun kay Poison. Magnanakaw ka ng linya. Wala nang dapat pagtalunan. Dapat sa'yo binabaril hanggang mawasak ang bunbunan. Total, walang laman tong tom na pusi at ang galawan niya magulang. Dapat putukan to ng mabuti, baka sakaling matauhan. Ha? Ngayon natin malalaman kung kaya mo pa manakaw ang isang bagay na hindi mo na kaya pang gawin. Ipapamukha ko sa'yo na puro ka lamang nakaw na bara, pero hindi ka naman talaga magaling. Magaling ka lang naman kasi mag-twist ng words, pero di mo talaga kaya mag-twist ng tongue. Teka lang, teka lang. Bakit pa nga ba ako magra-rap skills? Hindi mo naman kaya yung ganun. At saka ayoko na ipagpatuloy, baka nakawin mo pa yun. Ngayon! So, hindi lang kay Blacksmith, dahil pa niyang sinabi, yung kay Tipsy D, kay Sayad, yung ginamit ni, doon sa laban ni Poison. So lahat ng mga balik, yung mga anagram lines ni Mott, sinisilip na niya dito. Tapos nag-double time siya. Hindi na lang doon niya itutuloy kasi baka pati ang gayahin ni Mott. Ngayon ako naman ang siyang gagamit ng linyang ikaw ang nagpuhunan. Ito ay karma sa pagnanakaw at ginawa mong panggugulang. Ngayong nilabas ko na ang baho mo, tika'y winasak ng tuluyan. Sa pagkakampiyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Ha? Magiging memo. Hindi niya din ni Mott yun. Parang sabi ni Sorgenio, ibabalik niya daw yung mga linya niya sa kanya. Wala, yung kanya yata, wala ng Sayad yata, walang Sayad, kumbaga swabe, walang Sayad, parang uprising na nagkulang. Uprising grupo kasi nila yun, nila Sayad. Tapos dito naman, wala na daw Balakid sa pagkampiyon niya. Parang uprising ulit na nagkulang kasi sa uprising din yun si Balakid. Pareha si Sayad at Balakid sa uprising. Ginawa niya ng revised edition, katulad nung parang pinapakita niya na ganun yung ginagawa ni Maplage. Ngayong nilabas ko na ang baho mo, tika'y winasak ng tuluyan. Sa pagkakampiyon ko, wala nang balakid, parang uprising na nagkulang. Magiging memorable to sa buhay mo at magiging history na din. Kasi ito ang unang talo mo at di ka magkakampiyon aning. Ano mang gawin mong pagkalimot, dyan ay maaalala mo pa rin. Pagkatang alaala ay alaala kahit pabalik ta rin. Lakas, binalik niya yung ano, yung Alila, yung sinabi niya kay Apex, ganun din yung style na hindi daw makakalimutan ni Mott yung pagkatalo niya dito dahil ang alaala ay alaala kahit pabalik ta rin dahil palindrome din yung word na alaala. Okay, solid yun, solid yung round 3 ni Sorgenio, personals, tsaka ina-expose niya yung mga allegedly na ginaya na linya ni Mott. Tingnan natin yung gagawin ni Mott dito sa third round. Magliribat ka ba? Di magmumukhang nagnakaw ka talaga. Ang round ko na, sumisingit pa yung gagong to. Desperadong desperado to. Wala nang maisip, umulit lang yung angulo. Tukinan to. Yo, sa nagulat si Mott kasi sumabat si Sorgenio. Kapag freestyle siya agad, round ko na, sumasabat tong gagong to. Ang galing, buti yung first half mong setup niya ng rebuttal niya, observational freestyle sa ginawa ni Sorgenio, additional points yun.
kahit na ako bilang rapper, alam ko na yung punchline doon, naka-ready na yun o naka-premed na yun na umulit lang yung angulo. Solid yun, nagmukhang freestyle pareho, kumbaga para sa hindi rapper, nakagulat yun. Dahil nagsalita si Sorgenio kahit round na ni Mot. Round ko na, sumisingit pa yung gagong to. Desperadong desperado to, wala nang maisip, umulit lang yung angulo. Tukinan to. Yo, sa mga nag... Yo. Pareho daw tayong deserving para sa title. Yan ang trato nila sa atin. Pero sa tingin ko ay malayo kung anong pinagkaiba mo sa akin. Kasi kung gutom lang sa battle, nilalaman kong buo bawat kalabang hinahain. Ikaw, nagmumukhang gutom sa battle kasi kung ano-ano dinadalang pagkain. Oo, marami ka na uto. Kahit yung mga gimmick mo ay parang di mo naman yata na buo. Kasi nagdala ka nga ng Milo, pati Samyang. Pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Galing, dito binanggit niya yung pagdadala ni Sorgenio ng props, mga pagkain, Milo, Samyang, kaso hindi pa daw luto, nasaan yung pakulo? O nasaan yung, syempre pag magluluto ka ng Milo at Samyang, kailangan mong pakulo ng tubig. Tsaka yung second meaning ng pakulo, o na gimmick, nasaan dun yung gimmick? Dadala ka. Galing nung laro niya dun sa word na pakulo. Galing. Sinagdala ka nga ng Milo, pati Samyang, pero di pa luto. Ang tanong, nasan doon yung pakulo? Pero seryoso, gumagamit ka pa ng mga product stuff para lang maging habay at yung punchline patatak. Pwes pinakita mo lang yung kakulangan mo bilang wak. Gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Doon, props na nasa sachet para masabing nasa pack. O syempre sa, hindi ko alam kung sa Cavite lang yung ganun o pati alam ko sa Batangas din yata. Ano ba yung sumasapak, para masabing sumasapak. Ang pagka bigkas doon ay nasa pack. Ano yun yan? Nasa pack yan. Kumbaga parang past tense siya, pero ibig sabihin niya na parang tendency yun ng tao na yun na, uy, sumasapak yan, o tumatakbo, natakbo yan. Parang ganun, siguro, provincial thing yun. Depende, hindi ko alam kung, siguro sa Cavite, o sa Batangas, ganun din yun eh. Tapos wordplay dun sa nasapak, na nasa sachet. Kaya gumagamit siya para masabi daw na may punchline, nasapak daw yung linya, na sumusuntok daw yung linya o yung nasa pack o yung nasa loob ng pack kasi sachet. Galing. Ulangan mo bilang wak, gumagamit ng props na nasa sachet para lang masabing nasa pack. Pero bukod sa ginagamit niyang betay, totoo, eto pa mas grabe. Yung linya mong resiklo, bung rebilya, na kay batas mo pa sinabi. Di ba yun yung linya na ginamit na mismo sa yun ni J. King nung laban nyo sa debate? Tanginan to, ibang klase. Ginamit na sa'yo, ginamit mo pa. Talagang nakaka-elib. Ni-recycle yung resiklo. Ganyan siya ka-creative. Pero kung napansin nyo, yung dalawang angulo umepic, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumuta, sur, kasi tandaan mo. Galing. Dito binabalik na ni Mot yung ginagawa sa kanya ni Sorgenio ng third round, yung mga recycled lines. So dito siya naman yung ine-expose ni Mot na linya daw ni J. King yung recycled line niya. Hindi ko alam kung ano yun. So dito, gumagamit ka ng props pero hindi ka marunong magbigay ng credit. Yung props, sinasabi niya, yung nagdadala siya lagi ng mga pagkain. Tapos yung props na credits or respect na yung isang meaning ng props. Na, ano ba, oy, props sa'yo, props kay ganito para sa linya na to. Yun nga, hindi siya nagbibigay ng credit to the owner o props to the owner. Okay, solid. Sakto na ginamit niya tong sa third round niya. Ito yung third round niya dahil pareho sila ng third round. Kumbaga,
pareho silang pinupunto ng third round. Epic, how ironic na gumagamit ka ng props pero di ka man lang marunong magbigay ng credits. Ganyan bumuta, sir. Kasi tandaan mo, parang dart lang din tong battle. Tatlong araw kada round, dapat asintado ka umanggil. Kaso ikaw, bumabaro lang sa ibang rapper. Kaya yung tatlong araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Pero galing, para daw darts, tatlong araw sa round. Tapos na ikabit niya yun sa recycle, sa logo ng pag-recycle na may tatlong araw. Yung paikot na arrows. Galing. Galing nun. Napaka-creative na line. At nakabit pa niya sa pag-recycle ni Sorgenio ng linya. Daw, bumabaro lang sa ibang rapper. Kaya yung tatlong araw mo sa round, naging imahe ng recycle. Pero tong tao, Gama Fratman, na umi-NBA reference, pues, kahit nasa'yo pa yung ball possess, ito'y tila huling segundo ng 2016 finals. Di na ako kayang talunin pa ng tres, kaya kahit magaling ka pa na scorer, depensa ko pisikal, ako yung pikon mo naka-baller. Pagkasapak, sapul yung teardrop, parang nabuta tayong floater. At speaking of basketball, ito... Pagkasapak, sapul yung teardrop, parang nabuta tayong floater. So, yung teardrop kasi... yun yung tattoo ni Sorgenio dito, tsaka yung isang meaning ng teardrop sa basketball, yung palobo na tira, o yung tinatawag na floater, pagkasapak sa pool yung teardrop. So, binanggit niya yung basketball reference na hindi na daw matatalo ng tres. O yun yata yung Golden State tsaka Cavs, syempre tres yung panira ng Golden State dun, pero hindi sila, hindi nila natalo yung Cavs gamit yun. So, pareho silang nag-claim dito na Cavs. Cavs si Mot, Cavs din si Sorgenio kanina, LeBron James. Sa opisikal, ako yung pikon mo naka-baller. Pagkasapak, sapul yung teardrop, parang nabuta tayong floater. Sapul yung teardrop, nabuta tao, nasapal yung floater. Kaya sapul yung teardrop, o yung palobo na tira. Speaking of basketball, ito na yung eksena mong tinalon. Tinalo mo nga si Pukuda ng Rionan. Nasa championship ka na ngayon. At ito na ang sumunod na kainan. Sa'yo na nanggaling ang prediksyon. Kaya nga saktong tulad ng Shohoku, di ka rin magkakampyon. Kaya gong, anong malabeng di paras? Kumadyanteng teknikal, ang dami mo pang kuskus balungos. Eh naging Benji Paras ka lang naman dyan sa buhok mo, unti-unti na rin nauubos. Sige, ikaw na yung lirikal. Ako overall performance kung bumuhos. Kaya kung ikaw nga yung teknikal, ako yung nakakadobling puntos. O tinalo mo si Batas, pero naki-anagram ka lang din fittingly. Nakigaya ka lang sa pinaingay kung palabas. Magaling ka lang sa mimicry. Habang ako yung baguhan na mas, tumalo ng malalakas. Isa buhay killing spree. Kaya ako ang tunay na Benji Paras, Rookie of the Year plus MVP. Grabe, lakas nun. Ako yung tunay na Benji Paras, Rookie of the Year, tapos MVP. Kasi nung rookie year ni Benji Paras, nanalo siya ng Rookie of the Year, nung rookie pa lang, siya, nag-MVP rin siya, same year. So parang pasok din dun kay Mot. So yun, dito pala nagkatalo sa round 3 to. Pareho silang gumamit ng angles ng mga recycled o yung mga ginamit na ng ibang rappers na linya. Pinagkaiba dito, parehas malakas yung enders. Yung kay Mot ginamit niya yung, ay yung kay Sorgenio ginamit niya yung anagram ng alaala or yung palindrome ng alaala. Tapos si Mot naman, kumbaga ibinalik niya yung angulo kanina ni Sorgenio sa round 1 na basketball. Dikit tong round 3, dikit, parehas malakas. Magkakatalo to sa angulo tsaka sa, siguro sa ender. Kumbaga tingin ko mas malakas ng konti yung kay Mot, saktong-sakto. Kumbaga kung si Sorgenio yung naging pangalawa,
ganun din yung magiging epekto din dahil yung alaala ay alaala kahit malakas yun kung yun yung naging pinakahuling linya ng battle na to. Pero si Mott nadala din niya dahil ito yung solid, swak na swak sa kanya, sa imahe niya, yung Benji Paras. Tapos yung pinagtingin ko na alam ko na kung bakit iboboto ko si Mott dito ng bahagya lang dito sa round 3 dahil nagawa niya yung nagawa ni Sorgenio, yung pag-expose, pero si Sorgenio kasi parang 70% o 80% ng round niya yun yung ginawa niya. Dito kay Mott, nagawa niya yun pero nabalanse niya, meron pa siyang mga basketball references. Tapos yung pag-expose niya kay Sorgenio, mas may wordplay. Kumbaga mas nalagyan niya ng maliban doon sa pag-expose, na ibalot niya sa wordplay, sa multis. Sobrang konti lang yung nilamang ni Mott dito. So, sobrang dikit na laban to para sa akin. Kung nagkapalit nga yung order nito, nahuli si Mott, pwedeng matalo si Mott dito. Ganong kadikit yung laban na to. Isa sa pinakapaborito kong laban. Round 1 tie, round 2 tie, round 3, edge. Edge lang, bahagya. Kabuhok sa ilong para kay Mott. So yun, tira natin yung judging. Left up on 8, day 2. It's a buhay 2017 finals. Mott versus Sorgenio. Men, para sa pinakita nalang pareho sa buong taon na to, magigay sa walang duda, pinaghirapan nila pareho ngayong taon at lalo-lalo na sa battle na to. Kung para sa akin lang, pareho silang panalo. Kung meron lang tayong ganong kalaking premyo, bigyan ko silang pareho. Pero ang boto ng Horado, 7-0 para kay Mott. So yun, 7-0 para kay Mott. Pero andito ako sa isa sa mga judges dito nun. So ako, isa ako sa pinakahuling tinanong nun. 7-0 yun, pero hindi lahat ng rounds ibig sabihin nakuha ni Mott yun. Kumbaga, lahat lang, kumbaga, nag-agree na sobrang dikit na laban, pabor kay Mott. Sana na-enjoy nyo to. Ganda nito laban na to. Abangan pa yung mga susunod na uploads. Ngayon dito na lang. Ingat kayo lahat. Peace. I'm out.